Madudumi sila. Hi guys, ito na naman ako, panibagong vlog. Wala akong maisip na content, so ito na lang yung iko-content ko. Nakakuha kami doon ng dalawang maliit na baby lovebird. At ito yung kapatid ni Colette. So, ayun, ito, nililinisan ko sila kasi tingnan nyo naman, oh, puro pagkain yung katawan nila, nakadikit na. Kaya din kinuha ko na kahit ayoko silang kunin kasi napakaliit pa nila, lalo na itong isang to, sobrang liit. Ayan, pero kailangan ko nang kunin kasi tingnan nyo, oh, wala kasing hugad yung, ano, yung bahay nila, yung nest box. Kaya siguro parang pagka may pagkain, ayan, napupunta agad doon. Hindi ko alam kung paano magpakain yung nanay. Kasi busog naman sila lagi. Problema ko, yung ano, yung pagkain, nandoon na sa mukha nila, oh. Kaya nililinisan ko sila ngayon. Sana mabuhay ko sila, guys. Kasi hindi ko na sila maibabalik doon dahil kinuha ko na nga sila. Baka patayin pa sila ng nanay nila. Ayan mo yung mukha niya. Oh, ano naman. Ayan, diba? Oh, puro pagkain. Paano sila nakakahinga niyan? Kaya gusto ko na silang anuhin. Nawakan ni Meg. Sobrang liit pa kasi, nakakatakot talaga hawakan. Isang tambo. So, ayan. Wala pa nga eh. Kaya kailangan ingat na ingat ako. Gumawa ako ng cotton buds. Ayan, nalinisan ko na nga sila ng konti. Ito. Maligam-gam to. At nililinisan ko sila ngayon. Malagkit yung ano niya. Yung... kasi nga, may pagkain, Meg. Try nating linisan itong tubig na maligam-gam at saka ito. Ayan, tutuyuin ko din naman. Gusto ko lumambot yung ano eh, yung mga nasa mukha nila. At ako'y naaawa kasi, tingnan mo naman guys, pati mata nila meron. Ay, nakikita mo na ako. Hindi pa. Paano natanggalan na kita sa mukha? Yung isa natanggalan ko na sa mukha. So, ito namang isang baby. Yung mas maliit. Ito kasi yung kawawa talaga. Diyos ko, paano naman siya nakakahinga nito? Sa bibig na lang siya humihinga. Ito yung pagkain nito. Pag talaga natuyo siya, ala nga, napakatigas nun, parang bato. So, kailangan talaga guys na galin siya. Kailangan palambutin. Nakain niya na yung pagkain, Sid. Tanggal mo yung mga, ano? Here, tinatanggal ko, pinalalambot ko. Kawawa eh. Paano nakakakita to? Paano nakakahinga? Diyos ko. Nakakawa talaga. Na po tawag ko sa mga inaalagaan ko. Ayan, tsaga-tsaga lang, tsagain lang natin para kasi sensitive pa yung balat nila. So kailangan talaga na ano, na hindi ganun katindi yung pagkuskus natin. Kailangan babad. Ay, nako. Makakaawa tong maliit na to eh. Pero napakabait ng nanay niya kasi masipag magpakain. Guys, tingnan nyo. Tingnan nyo kung gano'ng kadaming dumi yung nakukuha ko sa kanya. Ayan, binabasa ko yung cotton buds. Tapos binababad ko yung mga parte na nakikita ko na yung isang mata niya kanina, natabunan talaga guys ng dumi. At saka yung mukha niya, oh. Pinapalambot ko lang yung mga nandito. Guys, sana naririnig niyo ako kasi ang hina ng boses ko. Hindi muna tayo plant vlog ngayon at pet vlog muna tayo. Ganito yung dapat gawin kapag madumi yung baby. Ayan. Ito lang, naisip ko lang to po. Naisip ko pa lang naman. Sana nga po maging okay yung condition niya dito sa akin. Kasi ayoko din na nang may nangyayari sa mga alaga ko. Naaawa po ako.
Ang dami ko na nakuha. Nadumi sa mukha. Lunch ngayon eh. Hindi ba ako kumakain? Okay ka na, be? Nakakahinga ka na? Guys, maingay dito kasi kahit baha. Eh, meron dumadaang mga tricycle. Si Raiden naglusong na lang papasok. Yung sa mata niya may nakatabing pa eh. Diyos ko, paano ba yan? Kaya sabi ni Papa, kunin mo na. Kasi tingnan mo, nagulat nga ako kasi ngayon ko lang, ngayon lang nakakita ng gano'n na ano, sandamukal yung pagkain sa mukha na nanigas na. Kasi guys, kahit yung Cerela kapag ka na, ano, nanigas, kaya nga pinupunasan ko kaagad, guys. Kasi, pag nanigas yun, ay, ano, napaka tinding dumikit nun, parang bato yun kapag ka, dumikit. Dito tayo sa store lumagay at may nakikita akong parang ano sa ilong eh. Hindi ko alam kung ano to. Sugat ba to o ano? Yung mga pagkain pa din na nasa mukha niya, nasa ilong niya. At nasa katawan, pero unti-untiin lang natin. Kasi baka maginaw kasi siya. Kaya hindi natin siya pwedeng biglain. Panipis pa ng ano, ng balat nila. Mga himbing na himbing eh. Inaabala ko. Hindi ko alam. Ayun, natanggal na siya guys. Ito oh, yung pinakamalaking dumi. Ayan. Oh, grabe pala yung nakadikit sa kanya oh. Ayan oh. Diba? Grabe naman. Pala yung nakadikit sa ilong niya. Nalinisan ko na yung mukha niya, guys. Ayan na, oh, nakita ko na yung kakyutan niya. Yung kakyutan niya, oh, di ba? Kanina wala, eh. Kanina, puro dumi yan, eh. Grabe yung kanina, nakakaawa, sobra. Pati nga yung mga pakpak niya, oh. Pero meron pa din siyang bahagyang dumi dito, sa kabilang side. Ilagat sa tissue. Sa tissue natin ilagay. Para matuyo siya pagka nadidikit. Nakita nyo to? Puro dumi siya, oh. Yan, yan yung aalisin natin ngayon. Saka yung nasa ulo niya. Kasi puro pagkain. Pagtsagaan natin. Yung isa, okay na. Ay, nako. Ito, ito meron pa, eh. Kaya babara natin. May nakadikit ng mga pagkain. So, paano sila nakakahinga? Sa bibig na lang. Storytelling muna tayo. Natuto lang ako mag-alaga ng mga ibon dahil kay Daddy Rick. Kasi, hindi naman niya kayang gawin lahat eh. Lalo na yung mga gantong baby, di niya kayang pakainin. Kaya niya na pag malaki-laki na. Pero pag mga babies na ganto, kailangan na pang ibuka yung bibig para lang makakain. Kasi nabasa ako yung katawan niya. Ano nyo? Ang dilinis na nila, oh. Oh, ang linis na. Ayun yung isa, oh. Ang linis na ng mukha. Tapos ito, medyo na lang. Pero, okay na yun. Kesa naman yung kanina. Baka kasi maginaw masyado, eh. Ayan. Ito yung isa yung mas malaki. Ayan. Tapos yung isa, ayun. Yung baby. Pareha silang busog eh. Ayan, tumae. Pareha silang malaki yung butchi oh. Pati yung isang yun, yung baby. Ito yung isa. Ito yung mas maliit. So, ilalagay ko sila dun. Nalilinis na. Ito yung isa guys. Alinis na ng mukha, diba kanina napaka-dumi. Mas okay na yung ilong niya. Ayan, nakakahinga na siya ng maayos. Ganyan yung ginagawa ko pagka mga babies pa sila. Kaya minsan kahit malalaki na sila, nagkukumot talaga sila. Si Colette, ganyan. Ayan. Nilalagyan ko sila ng tabing na ganitong klase ng tela. Sa kitchen namin ito kinuha ko lang. Ayan. Uy!
natin. Yes ko. Punasan agad para hindi buo-buo. Nalagyan yung isa. Ang kulit kasi nila, parehas. Grabe talaga yung nakuha kong dumi sa kanilang dalawa. At nakakaawa talaga guys kung hindi ko talaga sila kukuhanin. Kaya lang challenge na naman sa akin para alagaan sila. Hindi po ako expert sa pag-aalaga ng ibon pero tinatry ko po yung best ko para mapalaki ko sila. Nakakatatlong ibon na po ako ng palaki. Pero ito na yata yung pinakamaliit na naalagaan ko sa kanila. Nandito na lang guys ang aking vlog at magkipakita na lang po ulit tayo sa susunod na vlog. Palagi nyo pong tatandaan, always be happy because life is a blessing from God. See you sa aking next vlog. At follow nyo na din po ako sa FB page ko, Tess De La Cruz, sa Instagram, and sa TikTok din po. Thank you guys. Bye. Thank you for watching. God bless.